Mahal kong bayan ng Diyos, 20 taon na ang nakalilipas. Tinipon tayo ng Diyos sa lungsod na ito na isang burol upang maging kanyang lokal na simbahan ng Cubao. Ngayon, nakalipas ang 20 taon. Nagpapasalamat tayo sa mga bunga na itinanim sa atin ng Diyos nung tayo ay nagsimula. Ang iyong liwanag ay dapat na magningning para sa iba. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa regalo niyang mga tao. Sila ang nagiging daan upang ang liwanag ng Panginoon ay magningning. Ang Cubao ay biniyayaan ng isang masiglang santatlo, ang pagsasama-sama ng ating mga pari, relihiyoso, at mga laiko. Kasama ang 46 na paring diosesano, 135 kongregasyon ng mga relihiyoso na kalalakihan at kababaihan, at daan-daang laiko na aktibong nagliliwanag sa kani-kanilang mga parokya. Sinikap natin isagawa ang ating mga pastoral programs. Ang liwanag ng ating santatlo ay ang kanilang iba't ibang talento sa pagpaplano, pag-coordinate at pagpapatupad ng ating mga gawain. Nagpapasalamat kami sa kanilang bukas palad na pagbabahagi ng kanilang oras, talento at yaman. Ipinapahayag din natin ang ating pasasalamat sa ating mga empleyado at sa hindi mabilang na tahimik na mga manggagawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa simbahan sa maliit na paraan. Upang makita ng lahat ang inyong mabubuting gawa. Sa nakalipas na 20 taon, ipinatupad natin ang ating priority agenda at action plan. Nag-evolve ito sa paglipas ng panahon upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng mga mananampalataya. Iniligay natin ang mga patakaran at struktura upang matiyak na ito ay naaayon sa ating pananaw sa kaharian ng Diyos. Kahit matindi ang pagtama sa atin ng pandemya, hindi huminto ang ating pastoral programs. Nagpapasalamat tayo sa ating mga pari, relihiyoso at laiko na walang sawang nagsikap sa kabila ng lockdown upang marandaman ng mga tao ang presensya ng simbahan sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngayon, tayo ay nagtakda ng long-term programs para mas maibsan ang hirap ng mga tao sa material at espiritual na aspeto. Kami ay nagpapasalamat sa ating mga collaborators na tumutulong upang maging posible ang lahat ng ito. Kamakailan, masigasig na tinugo ng ating diocese ang panawagan ni Pope Francis para sa synodality. Marami pa tayong magagawa kung sama-sama tayong maglalakbay, makikinig sa isa't isa at sasamahan ang isa't isa. Ngayon ay itinuon natin ang ating mga mata sa isang mas sinodal na simbahan sa ating diocese, sa ating mga parokya. Maaaring ito ay isang malaking pagbabago, ngunit nakita natin sa ating maliliit na hakbang na ito ay kaya nating gawin. Patuloy nating ibinibigay ang lahat ng ating makakaya para sa Diyos. At sa mga panahong nagkukulang tayo sa ating pagtugon, humihingi tayo ng tawad.
at luwalhatiin ang iyong Ama sa langit. Ano ang pinakamahusay na paraan upang magpasalamat sa nagbibigay sa atin? Ito ay sa pamamagitan ng pagtamasa sa biyaya, pagbabahagi nito at pagpapalago nito. Ang mga binhing inihasik ng Diyos sa atin ay kapwa, regalo at responsibilidad. 20 taon na ang lumipas at ngayon ay umaani na tayo ng mga bunga. Ngunit hindi tayo gumagawa para sa ating sarili. Hindi tayo umaani para sa ating sariling kapakanan. Bilang mabuting katiwala, patuloy tayong nagtatanim, patuloy tayong naghahasik, patuloy tayong maging liwanag na magniningning para sa iba upang makita ng lahat ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin ang Ama sa langit. Ang pagiging 20 anyos ay maituturing na edad ng kabataan. Mahaba pa ang lalakbayin sa buhay. Marami pa ang dapat gawin. Lubos ang pasasalamat sa mga biyaya. Sumulong sa pagmimisyon. Happy 20th anniversary sa ating lahat!
Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at linggo ng Banal na Awa. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Fred. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda natin sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tumingin ang tawad sa Diyos na puno ng awa at pagmamahal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at sa mga taong kinalulunga niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagkukuti ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo,
kapangyarihan sa lahat. Panginoong Yeso Kristo, magpanganak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa karangalama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko na pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisulob ng mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahops sa kanila sapagkat ipinagbibili nila
ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay purin, pag-ibig niya'y walang mali. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin ko'y puri, pag-ibig na'y walang mali. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Muntin ko'y puri, pag-ibig na. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Pag-ibig na'y walang mali. Mutihin ko'y puri, pag-ibig na'y walang mali. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggunding iyon, ang mga lagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumaiyo niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga lagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumaiyo niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na itinuturing kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking mga daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumaiyo niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga lagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong bata pa po kami, kapag nag-aaway po kaming magkakapatid, no, apat po kaming puro lalaki, no? So kapag kami po ay nag-aaway, ang palagi pong paalala sa amin ng tatay namin, mga anak, tandaan ninyo, kung sino yung marunong umunawa, siya yung umunawa. Kung sino ang marunong umunawa, siya yung umunawa.
So, umpisa po, hindi ko po gets yung sinabi ng tatay ko, no? Anong connect ng pag-unawa sa away at pagbabati or sabi natin pagkakaayos naming magkakapatid, no? Anong connect nun, pag-unawa sa pag-aayos, sabi na natin pagkakabati naming magkakapatid, no? So, later on, sa isa pong recollection na inatinan ko po, sabi po nung pare, sa salitang unawa, may dalawang salita. Una, awa. Una, awa. Kaya sa pag-unawa, inuuna ang awa. Inuuna ang awa. So doon ko lang po na-gets yung sinabi ng tatay ko para magkaayos, magkasundo po kaming magkakapatid. Unawa. Una, awa. Una, awa. So ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng banal na awa. Walong araw pagkatapos po nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ito pong kapistahan nito ay pinasimulan at syempre pinalaganap po ni Pope St. John Paul II noong April 30, year 2000. At syempre sa araw rin pong ito, no, April 30, year 2000, ay nakanonize si St. Faustina Kowalska, ang itinuturing sekretarya ng Banal na Awa. It is a feast day that celebrates the mercy of God, which the humanity experienced in the passion, death, and resurrection of Jesus. It is a feast that highlights mercy, that brings forth reconciliation. Reconciliation between God and man. Reconciliation between persons. It is a feast that promotes mercy in all relationships. Mercy in all relationships. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, sa pagpapakita po ni Jesus sa kanyang mga alagad, matapos po ang kanyang muling pagkabuhay, ang una pong lumabas sa salita sa kanyang mga bibig, no, ay sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Actually po sa gospel po natin ngayon, tatlong beses po, no, na binati ni Jesus ang kanyang mga alagad, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Just imagine, ano? Just imagine. No, si Jesus, sinasabi po niya doon sa kanyang mga alagad, peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Sinasabi niya doon sa mga taong nang iwan at nag-ambado na sa kanya nung siya ay naghihirap na at namatay sa krus. Isipin niyo na lang, ha? Yung taong gumawa sa kanya ng hindi maganda, sinabihan pa niya ng peace be with you. Sinabihan pa niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Tayo nga, di ba, kapag pag nasa misa, syempre ginagawa rin natin yan. Binabati natin yung mga kasama natin ng sumayin niyo ang kapayapaan. Peace be with you. Pero isipin niyo na lang, no, kapag katabi niyo yung kaaway ninyo, tignan natin kung masabihan nyo ng peace be with you. Sigurado ko, yung iba po sa atin dito, siguro, pag nung minsan na nagsimba, tapos kalapit niya o katabi niya yung kaaway niya, sigurado lahat binati niya ng peace be with you. Pag nakatabi niya yung isa, hindi niya lilingunin. Hindi niya babatiin ng peace be with you. Pero si Jesus, no, ang una po niyang ginawa at una po niyang sinabi sa kanyang malagad na gumawa ng hindi maganda sa kanya, peace be with you. Sumayin niyo ang kapayapaan. Para bang sinasabi sa kanila, peace, kapayapaan, okay lang, huwag kayong mag-alala, pinatawad ko na kayo. His mercy is greater than their sins, that He can forgive them all their sins. At hindi lang po yun, sa ating pong ebanghelyo ngayon, ibinigay ni Jesus sa kanyang mga apostoles sa pamamagitan ng mga
sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Sa pamamagitan nila, mapapatawad ang tao sa kanilang mga kasalanan. Just imagine, because of mercy, we are reconciled once again with God. Because of mercy, we are reconciled again with other people. With mercy, we can forgive. Through mercy, we can experience peace. Dear friends, as we celebrate Divine Mercy Sunday, may we imitate the mercy we experience from God. Tumanggap tayo ng awa sa Diyos. Tayo rin sana matutong maawa at magpakita ng awa sa iba. Nakaranas tayo ng pagpapatawad sa Diyos. Sana tayo rin matutong magpatawad sa iba. Totoo, no, hindi po madali ang magkaroon ng awa. Hindi po madaling maawa, lalong-lalo na sa mga taong sa tingin natin ay hindi karapat-dapat ng ating awa. Pero tandaan natin, tayo man, bago man tayo magmakaawa sa Diyos, bago man tayo pinakitaan o humiling ng awa sa Diyos, pinakitaan at ipinaramdam na ng Diyos ang awa niya sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin. Nauna ang kanyang awa. So tayo rin, mga kapatid, matutong umunawa. Matutong umunawa. Una, awa. Unahin ang awa. Amen. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa,
dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Silang sandali ng katahimikan, ating ngayong idalangin ang ating mga sariling intensyon at kahilingan. Ati rin alalahanin ang lahat na mga humihiling sa atin ng panalangin at dasal. Kasama ng lahat ng mga intensyon ni Alay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. O Diyos, tungayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayan nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Pagkain na binigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay na gubas, inumin na binigay ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay mapakinabangan sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus,
ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa namang helagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa taitaas na. Sana sa kaitaas na pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaas na. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob nito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Panginoon, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Panginoon, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo.
loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at mag-isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, si San Jose, na kabiyak ng puso ni Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikuusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan kaligtasan para sa buong daigdig. Matatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang lagdalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco at aming obispong si Honesto, at lahat ng mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming Yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na namagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kalob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong tiwala tayong manalangin sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kari. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, itilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Okay. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nadalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ito si Jesus, ang ating Panginoong puno ng awa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang ninyahan tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Within us.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ang Fiesta Mass ng Divine Mercy ay sa ikapito ng Abril sa ikatlo ng hapon. Magkakaroon ng Holy Hour sa ikalawa ng hapon at kumpisal sa katedral. Ang prosesyon ay pagkatapos ng Fiesta Mass. Ang lahat ay inaanyayahan sa ongoing Mahal na Ina Formation Program sa 13 ng Abril, 10 ng umaga, hanggang 11 at kalahati ng umaga sa Parish Center. Ang speaker ay si Father Rolando F. Limhoco Jr., CM, Director of the Miraculous Medal Apostolate. Ang paksa ay, "Be it done to me according to your word, giving my yes to God after Mary's own fiat." Abangan sa Cathedral FB page ang ibang detalye. Ang Club 31 Foundation ay magkakaroon ng medical aid mission sa 21 ng Abril, 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. May circumcision clinic para sa mga lalaki na may edad na 11 at pataas at dapat may kasamang magulang o guardian. Dapat makapunta ng maaga para sa screening at registration. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat.
So bago ko po igawad yung pagbabasbas, una po, syempre dahil Sunday of Divine Mercy po ngayon, hopefully sana tayo rin po no, sa ating po mga tahanan ay may larawan o imahe po ng Divine Mercy. No? Tapos pangalawa po, no, syempre, in-encourage rin po ang lahat na dasalin rin po yung chaplet ng Divine Mercy. Lalong-lalo na po no, ng alas tres ng hapon. No? Yun po yung mga Catholic practices na hopefully nagagawa po natin bilang isang Katolikong Kristiyano. At panghuli, no, isa po sa mahalaga rin po na ginagawa tuwing Divine Mercy is yung pangungumpisal. No? Pangungumpisal. I think sa isa pong promise ni promise po ng ating Panginoon no, kay Saint Faustina Kowalska, no, sabi daw po na kung sino man daw ang makapagkumpisal at tatanggap ng komunyon sa araw ng pagdiriwang ng kanyang banal na awa ay makakatanggap ng lubos na kapatawaran. No, ibig sabihin po nun, no, plenary indulgence. No? I think meron po atang confession ng 2 p.m. No? Sana po, no? Sana makapagkumpisal po tayo. No? Sana po makapagkumpisal po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Iyo ko ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubuhas at kumukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamitin niya nawa ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, ipahayag nyo ang awa ng Diyos sa inyong kapwa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sansino ko ba sa iyong dadakilang ano pa kaya ito nga ba na umanag ako sa dahalan sa iyong kalwalhatiya puspusima ng biyaya ang dumudulog sa'yo, dambay.